ang mga opinyon, kuro-kuro at pananaw na ipapahayag ng mga panauhin at mga tagapagdaloy ay hindi sa programa, sa pamunuan o ng ahensyang ito. Tamang kaalaman tungo sa malayang kaisipan. Ako po si Ferdy Isleta. Ang kultura ay susi sa kadakilaan. Ako po si Annie Luis. Isang oras lang ang kailangan. Ako po si Renela Peñas. Ito ang Padayon PNCC Hour. Sulong na! Isang magandang hapon mga partners at mga kapadayon. Maligayang pagbalik sa ating programang Padayon. Excited tayong lahat dahil makakasama natin ang ating music ambassador at nag-iisang Asia's Soul Supreme dito mismo sa Metropolitan Theater, si Miss KC Tendingan. Impossible, impossible. Mga partner, talagang exciting itong ating first episode sa muling pagbabalik ng Padayon. Yes. Kasi grabe, di ba? Para ang tagal bago tayo nakabalik muli sa parang normal na rin. So sana magtuloy-tuloy na to mga kapadayon at sana magkasama-sama pa tayo sa mas mahabang panahon. On-site naman. Yes, partner yes. Rene, partner Annie. Sa ating pagbabalik, bumaba na talaga ang sitwasyon ng COVID-19. Kaya marami kayong abangan mga kapadayon. Dito sa ating fourth season dito sa Padayon at ang ating simula, Metropolitan Theater at ang ating music ambassador, KC Tendingan. At alam niyo mga kapadayon, ngayong araw, very exciting ang ating episode ngayon dahil ang aalamin natin, kamusta na ba ang ating music ambassador si Miss KC Tendingan matapos siyang magdesisyon na magkaroon ng kabiyak ng puso at mag-isang dibdib, no? Kamusta na kaya ang kanyang buhay ngayon? Ito na to. Kung ito na survive namin, feeling ko lahat ng bagay na kakaharapin pa namin in the future, kakayanan namin as long as we're together. At mga kapadayon, ngayong taon, 10th year anniversary ng ating music ambassador, kaya aalamin natin, kakamustahin natin ang kanyang naging journey at paglalakbay sa industriya ng musika. So exciting yan, mga kapadayon, tumutok kayo ngayong araw na ito. Siyempre, nandyan pa rin ang ating regular na Sining Inspirasyon at Sining Galaw. At lahat ng yan ay dapat ninyong abangan dito lamang sa inyong paboritong weekend online cultural program tuwing Sabado at Linggo, alas 3 ng hapon. Ito ang Padayon PNCC Hour! Talking in your sleep, wake up baby, talk to me. I could take it so you don't have to lie. All these questions in my head, what you doing in my bed? If you can take it, gonna have to say goodbye. Something's on your mind, middle of the night, better let it out. Giving you a chance, better make it right tonight. Cause nobody knows what a minute holds. 60 seconds can make or break your life. I'm not holding. Speak your soul because you're running out of time. 11:59. Tell me where you wanna be. Oh, what the hell is wrong with me? I've been loving you for too long.
middle of the night, better let it out. Giving you a chance, better make it right tonight. Nobody knows what a minute holds. 60 seconds can make or break your life. I'm not holding. Running out of time, 11:59. You're at a point where you can win or lose. When you're gonna learn to play by the rules, yeah. It's a matter of seconds before you regret it. Make or break your life. I'm not holding on. Ooh, about to let go. You better speak your soul because you're running out of time. 59. Para sa ating unang episode ngayong 2022, isang espesyal na bisita ang ating makakasama sa makasaysayang Metropolitan Theater. Walang iba kundi ang ating NCCA Music Ambassador, Miss KZ Tandingan. Yay! Maraming salamat po at kayo ay nandito sa ating Metropolitan Theater. I am very happy to be here na finally nang magagamit na ulit natin ng Met, kasi syempre isa to sa pinaka mga historical na lugar dito sa Pilipinas na kailangan sana ay mapakita pa natin sa mga next generation at ma-enjoy din nila. Yes, at syempre dahil kayo po ay aming NCCA Music Ambassador, I'm sure there are a lot of things that we will be looking forward to. Kanina nga we were searching for your name sa internet and also your husband's name, no? TJ Monterde. So, a few results came in. Tapos nakalagay doon that you were together for quite some time as boyfriend-girlfriend and then finally you decided to get married. What made you finally decide na ito na, magpapakasal na talaga kami? Ako po kasi yung type ng tao na if I'm gonna be in a relationship, ibig sabihin nun, I see potential in this person to be my life partner. Kaya si TJ is my first boyfriend. Oh. Kasi parang hindi ko din yun nakita sa ibang mga naging mga ka-MU. Yun kasi yung term na lang. Yung mga naging ka-MU ko in the past. Simulang-simula pa lang, I just knew na si TJ was gonna be the person I was gonna spend my life with. Pero yung time na nag-decide kami na magpakasal actually happened after a very big trial. Hindi lang actually sa relationship namin, but sa akin mentally, spiritually, and emotionally. Yun yung time na I felt that I was so unlovable. Pero despite everything, nagstay pa rin siya. Sabi ko parang, ito na to. Kung ito na survive namin, feeling ko lahat ng bagay na kakaharapin pa namin in the future, kakayanin na namin as long as we're together. So after, I think, 6 years na boyfriend and girlfriend kami, he decided to propose. And I actually decided also to propose to him. So parang nagkaroon kami ng double proposal on the same day. Wow! So, yun yung... How did that go? Parang, you did not, of course, you did not know that it was... I had an idea na ready na siyang mag-propose. Okay.
Kasi medyo nadulas yung tatay ko. Sabi niya, nag-usap kami ni TJ. Tapos sabi niya, parang plano niya mag-propose. Nagkaroon ako ng idea na magpa-propose siya, but I did not know when he was gonna do it. Sabi ko, pag hindi siya nag-propose sa birthday niya, ako na magpa-propose. Yeah, girl power. So, nung pumunta kami sa birthday party niya, I had this tiny bag. Tapos, nandun na yung ring the entire time. Tapos biglang, nung patapos na yung party, biglang niya akong tinawag sa harap. So after niya nag-propose, nag-propose din ako sa kanya. So, nung nag-propose na kami ng photos, dalawa kaming nakaganyan kasi dalawa kaming may sing-sing. Okay. Oh my God. Tapos, of course, you, ang sabi nga nila, madami kang hindi malalaman until you get together really as a married couple. Yeah. Mm-hmm. So meron ka ba mga discoveries kay TJ that you didn't know while you were like boyfriend and girlfriend for like 6 years, di ba? Naging maalaga siya nung naging mag-asawa kami. Akala ko nga parang, dahil mag-asawa na kami, mawawala na yung sweetness, mawawala na yung effort. Yeah. Pero he became more intentional sa mga ginagawa niya. Na he always makes time for me. Sobrang, kahit sobrang busy niya, tapos kailangan ko pumunta somewhere for work. Gigising siya talaga ng maaga para ihatid ako, sunduin ako. Parang ganun. Yun, sobrang ko yung na-appreciate sa kanya. Tapos lalo na itong pandemic, we all had to learn how to do our shows online. Right. Kaya ako kasi medyo hindi ako super... techie. Yeah, techie. So, si TJ talaga yung parang like, naging sound guy, naging like lighting guy, camera guy. Production. Sa lahat yun. The entire production is just my husband. Yun yung mga bagay na hindi na niya kasanang kinailangan gawin niya, di ba? Pero ginawa niya because he wants to help me out and he wants to make things easier for me. Would you agree that marriage takes effort talaga? Apo, talaga po. Love is something that you have to work on. It's not just a feeling. Kasi ang mga bagay na ganun, dumilipas yun yung kilig after years. It's not the same. So you have to make an effort talaga. Kasi marriage is a covenant eh. You decide to be with this person for the rest of your life. Dapat ganun yung partnership eh. You have to be there. You have to be intentional in doing the things that you have to do for your partner because you want to make your marriage work. Mm. And there are still beautiful or nice surprises along the way. Oo, tsaka alam kong simulang-simula pa lang ito. Kung ano man yung mga pinagdaanan namin these past few years, alam kong mas madami pa kami pagdadaanan in the future. First, ayung muna, before we go to the music, yung album art nung sa Enemy, there's that puno-puno, tapos nakatingin kayo dito. And what is the significance of this image to you? We got married ni TJ sa literal na height of the pandemic. Mm-hmm. As in, when we decided to get married, we did not know nung time na yon kung maiintindihan ba ng mga tao why we decided to get married despite the situation. Napakasal kami sa ilalim ng 300-year-old na mango tree. So, dahil yung title ng wedding EP namin na Simula, yun yung parang perfect image for us. Kinikilabutan ako sa kwento. Actually, nung pinapakinggan ko nga po yung kanta ninyo, my God, nga parang if you forget kung ano na yung sayaw. Ninyo, just go back to the beginning and remind yourself. Oh my goodness, di ba? Yung lyrics, napaka-profound. Wow, actually, it's you. Not just for love, di ba? Parang for all things. Yes. So, meron kayong kanta together na Can't Wait to Say I Do, at syempre yung Simula. Sa ngayon ba, meron kayong kanta na in the works na, I mean, ilalabas ninyo yung maybe in the near future? Parang hindi ko alam kung meron very soon. Kasi after we worked on the EP, nag-decide kami na, sige, mag-focus muna tayo sa ating mga individual music. Kasi kami na TJ, kasi sobrang like polar opposites pagdating sa music. Although may mga pareho kaming gusto, pero yung mga output namin sa music, sobrang magkaibang dimension talaga. So sabi namin, sige, after the wedding, kita lang kami dun eh, parang dun sa halfway point na yon ng music namin. After nun, sabi namin, sige, focus muna ikaw dun sa music mo, focus ako dito sa music ko muna. I just want to ask, do you check with him or do you like, parang meron ka bang preview sa kanya, pakinggan mo nga tong song? Oo naman po. Same kasi, with him. Parang ganon, kasi mas TJ kasi is an amazing singer-songwriter. Mm-hmm. And ako, I'm still working on being a songwriter.
So every time I write, I come up with something. Minsan nga nahiya ako eh, kasi parang talaga, feeling ko, is this song gonna be worthy of your gaze? Parang ganyan. So, minsan pinapakita ko sa kanya, check mo nga ito, maganda ba to? I just want to ask, curious lang ako, just, bawa meron siyang comment na hindi mo in-expect na. Yeah. Do you get hurt or something? May ganun hindi ba? Naman, kasi ako din sa kanya ganun eh. Parang if there's very one... Very honest ba kayo sa... Yes, kasi if there's one person na alam mong sasabihin sa'yo dapat ang totoo without any intention of hurting you, but only to let you know the truth. And yung isa't isa yun eh, kami yun dapat eh. So, etas tinanong mo naman ako, alam nga naman charutin kita. Yeah, it's amazing eh. Well, diba, kung ikakaganda naman nung output, bakit naman hindi? Do you always listen to his input, sumbawa sa music or sa lyrics or anything? Yes, opo. Always. I-consider ko talaga yung mga suggestions niya. Pero palagi din naman niya sinasabi. Ganon din ako sa kanya. Hanggang suggestion lang naman ako. Ikaw pa rin naman lang masusunod. Ikaw pa rin ang ultimate na magde-decide kung ito ba yung gusto mong marinig? Ito ba yung gusto mong makita dun sa output mo? Do you decide when to work together on a music or it just comes na parang meron akong gano'n, ganito. Can you think we can work or whatever? Mas kailangan ko ang tulong niya most of the time. Parang ako hindi masyado, more on ano na lang ako na dun sa dulo. Yung, sige nga, pakinggan mo to, yung mixing and mastering na ito, nandun na ako eh. So parang mas ako yung, hindi ako sure dito sa ano sa part na to. Pwede mo ba itong pakinggan? Ganyan, ganyan. They say kasi when you're both artists, as you know, couple, not all the time may nagmi-meet. No? Yeah, oh, meron talaga din po kaming moments na di talaga kami magkasundo. Pero yun nga, palagi din namin nire-remind sa sarili namin na we are a team. Yeah. Wala naman din kung hindi nadadaan sa usapan. Sa usapan eh. Ganun. Okay. So based on your current mood ngayon, can you make like a request, beg, pretty please? Can you make up like a one-line song or a rap? Actually, this is already an existing song and it's also part of the wedding EP. May nasulat ako na Bisaya lullaby for him. Na nung time na yon may pinagdadaanan si TJ, tapos pandemic. So hindi kami pwede magkasama. This was the only thing na alam kong pwede kong gawin na makakapag-comfort sa kanya. So I wrote this lullaby for him. Yung title ng song is Dodong. 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 Tapos yung line na sa pinakadulo ng song is, Dodong, salamat baya. Na naaragi hapon ka, na waka ni buhi, ug mas ni gunit pa, kay karong nag-aido na ta. Oh, parang sa din na, yung song kasi, para siyang letter. Mm-hmm. Wala siyang chorus, walang like, it doesn't have a structure. Alright. It's just a letter na binigyan namin ng, na nilagyan ko ng tono. Sabi doon, salamat na nandyan ka pa rin. Na hindi ka bumitaw at mas humigpit pa ang kapit mo kasi ngayon nag-aido na tayo, parang ganun. Yun po. Wala na tong bawian. Oh, wala na po siyang choice. How would you describe your life as a married couple or your marriage life? I am happy and at peace. Lalong-lalo na po kasi ngayon sa panahon na to, sobrang peace is a luxury. Yung hindi ko alam kung lahat ba ng plano ko for tomorrow mangyayari. Hindi ka nga sure eh kung buhay ka pa bukas eh. That's true. Tomorrow is never promised. So, I take each day as it comes. And now that I am married to my best friend, yun at yun lang ang talagang nagpo-push sa akin every day. Na despite all the uncertainty surrounding me, I know that when I'm with this person, I am happy and I'm at peace. Thank you very, very much, Ms. Casey, sa pagpapaundak ninyo dito sa ating maikling interview. Mga kapadayon, huwag kayong bibitaw dahil makakasama pa natin si Ms. Casey Tandingan para naman sa celebration ng kanyang 10th year anniversary sa music industry. Kaya muli tayong magsama-sama dito lamang sa Padayon! Padayon!
Tuloy-tuloy pa rin ang aming paghatid ng mga kwento at istorya ng ating mga kababayan. Kwentong tabok namin ngayong hapon, ating panoorin at pakinggan dito lamang sa Sining-spirasyon. Si Nani Reyes, tubong ang gono. Painting ko, naglalaro sa realism at saka cubism. Parang pinagbangga ko yung dalawa. Pinagsama ko silang dalawa. Makikita mo sa kanya na hindi siya yung makikita mo na cubism na hindi mo siya maintindihan, di ba? Usually parang ganun, parang mga distorted ang tao. Pero yung akin kasi, figure talaga. Makikita mo talaga yung kabuuan ng isang tao. O bawa, kabuuan ng isang figure. Tapos doon, nababasag siya parang binabasag ko siya. Para sang stained glass, parang ganun, sabi nga ng iba. Matagal na ako nagpipinta, sabi ng nanay ko, nung maliit daw ako, dinodrawingan ko daw yung gilid ng papel, ng notebook, mga stick figures, tapos pinaglalaroan ko yun. Parang nananakbo, yung makita mo yung parang sa animation. Yung exhibit ko ay pinamagatang playpen. Actually, ito ay pagbabalik tanaw sa aking pagkabata. Painting doon, makikita mo ay mga larong bata. Yun namang sa mga gawa ko sa simbahan, talagang well-researched, talagang nire-research ko talaga. Na para kumukonsulta rin ako sa mga pare, ng mga kaibigan ko, para maging, hindi naman actually para maging makatotohanan, most of my clients talaga ay ang simbahan. Naapektuhan din naman nung nakaraang pandemya, lalong-lalo na, siyempre, hindi ka makalabas. Siyempre, limitadong-limitado yung galaw mo. Pero, mas tinitingnan ko na na naging productive ako nung panahong lockdown, yung season 1. May mga nadidiscovery akong bago. Kasi, kung ang painting mo naman talaga, ay kung ang gawa mo ay hindi ka nakakadiscovery ng bago, ibig sabihin, hindi nag-evolve yun. Ang buhay ng isang artist talaga, hirap to . Para kang para kang nagsusugal. Hindi mo alam kung pananalo ka pagkatapos . Mas malamang ang talo kaysa sa panalo. Pero siguro nasa tiyaga, tsaka kailangan mag-upod tayo ng tuhod . Para pag sinabi mag-upod ng tuhod, kailangan lagi tayong magdasal. Alam mo, hindi ka mauubusan ng idea, hindi ka mauubusan ng gagawin. Kung nakakawing yung mga ginagawa mo sa totoong maestro doon sa pinanggagalingan ng talento. Kasi unang-una, kung akin lang ang talento, wala po akong magagawa. Ako yung isang instrumento lamang po. Ako yung isang instrumento lamang ng tunay na maestro. Sa pagbabalik ng padayon, hatid namin mga pagtatanghal ng ating mga Pilipinong artista. Kaya manood, pumalakpak at mapawaw dito lamang sa Sining Galaw! Oh,
Kasama pa rin natin si Casey, ang ating music ambassador na aktibo sa pakipagtutulungan sa NCCA sa pagtataguyod ng musikang Pilipino mula 2019. At ngayon, kasama natin siya para magbalik-tanaw sa kanyang journey sa industriya dahil ngayong 2022, mga kapadayon, ay ang kanyang 10th year anniversary sa Philippine music industry. Biruin niyo yon, 10 years na mula nang sumali si Casey sa X Factor, kay bilis ng panahon. At ngayon, kasama natin siya, mga kapadayon. Magandang hapon, Miss Casey. Welcome to Padayon. Maraming salamat for having me. Nakakatuwa kasi nung nagsisimula kami sa Padayon, tayo ay nag-usap pa lang through online. At ngayon, magkaharap na tayo ngayon, Miss Casey. Isang malaking karangalan na kami ay pinigyan mo ng pagkakataon na maging bahagi ng Padayon ngayong araw na ito. Maraming salamat din po for having me again and this time in person na sa Metpa. So, yes, no, talagang ito ay ating first episode. So, Miss Casey, sabi nga itong taon na ito ang iyong 10th year anniversary sa music industry. So, siguro ang ating mga kapadayon ay very interested, no? Kamusta yung naging journey mo doon sa loob ng 10 taon sa pagpasok mo sa industriya ng musika? Naging isang mahabang roller coaster ride talaga po siya, 10 years, imagine. Hindi ko po inakala na ma-experience ko yung mga bagay na na-experience ko sa 10 years na yun. I was able to meet people na hindi ko inakalang makikilala ko, na makakasama ko sa trabaho, na nakapunta ako sa iba't ibang lugar doing music, and nakaka-inspire ng mga tao doing music. 10 taon, napakaikling panahon yon, pero napakarami ng accomplishments mo sa industry, no? So, ano-ano yung mga major accomplishments na masasabi mong sa loob ng 10 taon, ito yung nakamit ko na sa industry? Unang-una po niyan, yung ultimate dream of a singer na magkaroon ng mga original songs. Makapag-release ng original songs, and I was able to do that sa 10 years ko po dito sa industry. I also got to represent the Philippines in an international singing competition. I also got to do major concerts in different places na hindi pa nagagawa before. So actually po, mahirap isa-isahin, but I am just very grateful na nandun po ako at the perfect place, at the perfect time para gawin yung mga bagay na yun. Pero ako, naging saksi ako nung nagsisimula ka. Tapos yung itinataguyod mo na iwinawagayway mo na ang bandera ng Pilipinas sa buong mundo. So, sobrang nakaka-proud yun. Kumbaga, 10 years yun. Pero interesado rin ako malaman, Miss Casey, bago yung 10 years na yun, paano ba talaga nagsimula yung ano mo sa music? No? Kailan ka ba unang sumali ng competition? Parang interesado akong malaman yun. I started singing when I was 3 daw. O yun sabi ng tatay ko. Siyempre, hindi ko na po maalala yung 3 years old ako. Pero yun, sabi ng tatay ko, 3 years old po ako nung una niya po akong nakitaan ng interest sa music. And then, tinulungan po ako ng tatay ko na i-develop yung talent na yun. And then, sumali ako ng first singing competition ko nung grade 1 ako. And natalo po ako. Anong kanta yun? Parang di ko kaya nakaya. Ay, mali yung title. Bakit pa? Tama, di ba yun yung title? Pero kasi sa utak ko, parang di ko yata kaya yung title. But just sa Saragosa, grade 1 ako na, tapos gawagin ako. Parang di ko yata. Pero yun yung parang nag-spark ng interest na, uy, gusto ko palang nagpa-perform sa stage. Gusto ko palang nag-i-entertain ng mga tao through music. Ganun. After po noon, nag-join po ako ng mga iba't iba pang mga singing competitions. Wow. Noon parang di mo kaya, pero ngayon sobrang kayang-kaya mo na siya. So ngayon na 10 years ka na dito sa industry, ano na yung kanta ng buhay mo na pwede nating, kumbaga sa ito, 10 taon na ako, ano na yung kanta mo para sa buhay mo ngayon? Siguro po, first song na naisip ko sa utak ko, yung kanta ni Ate Ying na Salamat. Kasi I'm just super thankful na despite everything na nangyari for the past years, dahil nagka-pandemic, nandito pa rin ako. Now we get to do this again after 2 years nang hindi pwede. Yun. Ang awiting ito'y para sa'yo. At kung maubos ang tinig, di magsisisi. Dahil iyong narinig mula sa labi.
salamat din sa iyo. Wow, nako, unang kanta pa lang yan. Salamat din po, Sir Jem Florendo. Kasama po natin sa music si Mr. Jem Florendo. Dahil sinimula natin ang kantahan sa salamat, Miss Casey, sa bahagi ito ng segment natin ngayon, magbibigay ako ng tatlong specific na taon mula 2012 hanggang 2022. At ang challenge ay kakantahin mo yung kanta ng buhay mo sa taong iyon. So ano, G ka na ba sa kanta ng iyong buhay? I will try. Kasama natin dito si Miss Casey, kasama natin dito si Sir Jem Florendo para sa music, no? Siya yung tutugtog sa atin, si Maestro Jem. Okay, Miss Casey, ito na. Taong 2013. 2013 was the year na first time ako pang nakapag-release ng album. So, I think the song would be Darating Din. Okay. Darating din ang aking pangarap, dadalhin din ako sa ulap. Di ko na kailangan mag-alala, mabigo, sasabay lang ating hindi nahihinto. Sarap mangarap at pagkatapos matupad at dalhin ka sa alam. Oh, yun talaga po yung song ko nung year na yon, Darating Din. Kasi sobrang hopeful ako na yung mga pangarap ko for my career ay darating din. So, no? After 10 years, ang ilan sa yung mga pangarap ay natupad na. Yes. At ngayon, Miss Casey, ito na ang susunod na taon. Taong 2018. Parang feeling ko alam nyo na po yung kanta ng taong ito. Kuya Jem? We could have had it all, rolling in the deep. You have my heart inside of your hand, and you played it to the beat. Rolling in the deep. Rolling in the deep. At ang next ay ang taong 2021. 2021, kinasala ko ng 2020, we made the song para Elise ng for our wedding EP. Okay. Pag nakalimutan na ating sayaw, kumupas dating pagtingin. At kung ang dulo ay natatanaw, sumpaan ay gunitain. Tayo ay babalik, babalik sa simula. Talaga mo nakakilig to. Nakakilig naman tong episode na to, kapadayon. Dito naman sa bagay ito, tayo naman ay magbibigay ng title ng iyong kanta. At ibabahagi mo naman iyong memorable experience mo related to the song. At para sa ating unang kanta, Mahal Ko o Mahal Ako? Mahal Ko o Mahal Ako, yan po ang kantang aking in-interpret para sa Himig Handog 2014. And sobrang mapalad po ako na nanalo po yung yung Mahal Ko o Mahal Ako as best song. Yun po. So, Mahal Ko o Mahal Ako? Ikaw. Mahal Ko na Mahal Ako. Ako yung dinasasabihin ko eh. Mahal Ko at Mahal Ako. Yun. Okay, Miss Casey, para sa susunod na kanta, Ikaw at Ako Pa Rin. Ikaw at Ako Pa Rin, ito yung pinakaunang collaboration namin ng aking, nung dati boyfriend ko pa siya, na asawa ko na ngayon, si TJ. Ito yung pinakauna namin na sinulat na kanta together. Yun, ikaw at ako pa rin. Sweet naman. Next song, Imposible. Imposible, isa to sa mga singles po na naging parte ng aking
Soul Supremacy na album. Isa to sa mga paborito ko talagang kanta. Kasi it truly represents who I am as an artist pagdating sa structure, sa sound. Yan po. Ang susunod na awit, Dodong. Dodong is a very personal love letter turned song that I wrote for my husband. Yun, sobrang special po yun sa akin kasi yun nga, talagang nung sinulat ko yung kantang yun, wala akong ibang taong inisip, kundi si TJ lang. Hindi ko siya minent na isulat para marinig ng ibang mga tao. So nung una medyo nagdadalawang isip pa ako kung re-release ko ba to as a song. Mm-hmm. Kasi sinulat ko lang to for your ears only. Ganun. But my husband is very encouraging. Sabi niya, I wanna share this song with the world kasi gusto kong malaman nila kung ano yung mga pinagdaanan natin. Naku, Miss Chrissy, musika at pag-ibig. Ito parang di 10th year anniversary. Ito parang anniversary nyo lang yung kabilak sa puso. Welcome to Padayon anniversary / Valentine's Day. Yeah. So, naman nakakakilig ang kwento ng iyong pag-iibigan. No? At para naman sa huling bahagi ng ating segment ay tutugtog ang ating kasama ng limang kanta si Sir Jam. Pero ang challenge dito, sa first 5 seconds ng kanta lamang ang tutugtugin ng ating musician. At huhulaan mo kung ano ang title ng mga kantang ito. 5 seconds lang pala? Handa ka na ba para sa huling challenge namin sa'yo? Sige po, gawin natin. Okay, para sa unang kanta. Kala mo may buzzer. Huwag ka na umiyak. Yes, huwag ka na umiyak. Tama na naman yun, di ba? Ang galing-galing. So kuwang-kuwa, ilang seconds yun mga kapadayon? 2 seconds lang yata. Okay, para sa next song, Sir Jem. Mahal ko, mahal ako. Tama, okay. Para sa next. Kala mo may kalaban. Ang price po nito ay mamaya makakaigit po tayo sa buong metropolitan theater. Para po sa ating next song, Sir Jem. Labo. Yon, labo. Kuwang-kuwa pa rin. Nakatatlo ka na pagka nagkamali ka ng isa dito. Nako, isa lang. Para sa ating ikapat na kanta, Sir Jem. Tapos na yung 5 seconds. Ikaw lang may sabi, kinanta. Yung kinanta. Actually, na ako'y mahal. Yun, actually yung ano doon eh, kapag hindi mo nakuha yung kanta na yun sa 5 seconds, magkakaroon kayo ng date ng iyong husband. Kaya talagang sinadya mo na hindi mo kagad makuha yung kanta. Diba? Ay, mamaliin ko ulit ang mamaliin mo. Ito kapag kahit ito namali mo, meron kang trip to abroad na. So, patagalin mo pa yung pagsagot. Thank you naman, guys. Kasi hindi pa kami naghahanin ng mga asawa ko. Dalawang taon na kami. Puro bahay-bahay. Okay, para sa ikalimang kanta, Sir Jem. Sinadya pa lang mga medyo madali yung kanina para ano, para makuha ko kaagad. Sinabi ko lang may trip abroad pag matagal eh, di ba? Talagang lalo hindi mo nakuha. Ano to? Ay! Sorry po sa songwriter na imposible. Asensya na po kayo. Sinasadya. So, yun, hindi niya nasagot. Okay na. Okay. So, hindi mo nasagot dahil sinadya mo yon, dahil ang sabi ko, pagka mas mahaba, meron kang trip abroad. Oh, NCCA, open na ba yung travel grants natin dyan? Passport ko po pala. So, yun, Miss Casey, ang hindi mo nasagot ay imposible. Dahil dyan, yung sinabi namin imposible kanina. Imposible ko siyang masagot. Ka. Yan, meron ka, hindi imposible na makapag-travel ka na abroad. No? At meron ng competition na tayo ay sasalihan. At ikot na tayo sa iba't ibang panig ng mundo para mag-concert. No? Dahil maayos na ang ating alert level dito at sa iba't ibang panig ng mundo. So, Miss Casey, isang napakalaking karangalan na makajamming ka ngayon. Ang isang Casey Tandingan ngayong hapon dito sa Padayon. At nakakatuwang balikan ang nakalipas na 10 taon na halos kisap mata
lang ang lumipas. Wow. At siyempre, mula dito sa aming pamilya sa Padayon, isang pagbati sa iyong 10 taon sa industriya at maraming salamat sa iyong musika. Thank you po. At muli, tayo ay magsama-sama dito lamang sa Padayon. Imposible, imposible, sa pelikula lang yan nangyayari. Ang simple, simple, ding hindi mabubura ang nangyari. Ayoko na, ayoko na ata, ayoko na nga. Ayoko na ata, ayoko na nga. Ayoko na ata, ayoko na nga sa'yo. Imposible, imposible ang hinihiling mo. Wow, mga partners, mga kapadayon, I'm sure na beat din kayo sa first episode ng ating KC Tendingan. Pero bago yun, mga partners, ano masasabi niyo sa inyong one-on-one interviews with KC? Ay, syempre, partner. Ako talaga, kasi yung experience natin noon, nung first natin interview with her during yung kasagsagan ng pandemic, eh talagang napawaw na talaga ako noon pa man sa kanyang talento. Pero nung interview natin sa kanya online, sabi ko, grabe, bonggang-bongga si KC talaga. Tapos ngayon, na talagang live at saka malapit natin talaga siyang naka-interact. Oh my goodness, talagang super-super fan ako niyan. Nakakaloka. Ang galing niya. Sana magtuloy-tuloy pa yung mga ganitong mga interactions natin sa ating mga artists dito. Yes, partner, ani partner, gaya nga ng sabi mo last time ay online, no? Ngayon ay talaga nakaharap ko siya, talagang puso sa puso, ramdam na ramdam ko hindi lamang yung kanta ni KC, kundi yung naging buhay niya, no? Pagkatapos nang siya ay ikinasal at ang kanya naging paglalakbay sa mundo ng industriya ng musika. Maraming pagsubok, maraming pinagdaanan, pero siya ay isang talagang inspirasyon para sa ating mga kababayan at talagang nakakantig ng puso ang kanyang mga awitin, partner Annie, at saka partner Rene. Di ba mga kapadayon, nakatutuwa na itong ating first episode ay ganito na kagad kalaki. At dahil nga, partner Rene, partner Annie, ang ating episode ngayon ay nagsimula na tayong lumabas at bumaba na yung protocol. Ano-ano yung mga abangan ninyo mga kapadayon? Partner, pupunta tayo sa Baguio para sa Montañosa Film Festival. Makakasama natin ang National Artist for Dance. Wow! So, di ba? Si Ma'am Alice Reyes at ang mga Ani ng Dangal Awardee. At siyempre mga kapadayon, bibisita tayo sa Pampanga. Wow. Ating may experience ang isang buhay na buhay ng tradisyon sa panahon ng Holy Week, Quaresma. Ilan lamang yan mga kapadayon, kaya exciting itong ating fourth season ng Padayon. Kaya tutok, natutok kayo dito sa ating programang Padayon. Pero syempre, partner, bukas abangan niyo ang pagpapatuloy ng ating KC Tendingan episode. Tayo ng konting challenge. Kadamihan sa mga artist ngayon, KC, ay kaya ring gayahin o i-impersonate ang kanilang mga kapwa, artista o singers. Pangako sa'yo. Bang, 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 umaala. Bang, 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 ready, aim, shoot. Para laging updated sa mga kaganapang pangkultura, bisitahin, i-like, sundan at mag-subscribe sa Facebook page, Instagram, Twitter account at YouTube channel ng National Commission for Culture and the Arts sa at NCCA Official. Dito sa programang hatid ng National Commission for Culture and the Arts, ugaliin kami samahan tuwing Sabado at Linggo, alas 3 ng hapon. Maraming salamat sa pagtutok sa aming programang nagbibigay ng kaalaman. Sa programang nagbibigay ng kasiyahan. At sa programang nagbibigay ng inspirasyon. Ito ang Padayon, the NCCA Hour. Sulong na!